hanggang walang dumis sa abang anak ng Karmelo. Ipagkaloob ang biyaya sa dagat ng aming buhay. Ikaw ang gabay tala. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin ang ating sagradong Eukaristiya pagunita, Mahal na Birheng Maria ng Bundok ng Del Carmen. Ngayong Sabado, tayo po'y lumalapit, tayo po'y tumatakbo sa ating nanay sa langit upang tayo'y alagaan. At tayong mga anak niya, marami tayong mga hinihingi ang ating mga pangangailangan para ang ating mga pangarap sa buhay ay maabot natin. Ipagkatiwala natin sa isang nanay na pinagdarasal na magtagumpay tayo, lalong-lalo na matupad ang kalooban ni Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok ng si Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa na may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambayanan ng ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon, ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin.
Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na hukom. Ganito ang iniisip sa tuwi na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ikaw ay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo na po ang lahat. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadyay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap.
Ang tinig sa lansangan niya ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungang mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong ginugunita natin ang mahal na birhen ng bundok ng Del Carmen, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ating pambungad na panalangin, sinabi na ang bundok ng Del Carmen o bundok, ito ay nagsisimbolo kay Hesukristo sa ating Panginoon. Ang bundok, tayo'y umaakyat. Ito'y pakikipagtagpuan ng tao at ang Diyos. Kaya nga, hinahanap natin. Tayo po'y umaakyat, tayo po'y naghahanap. Sinusumpungan nawa natin sa simbolo ng mataas na lugar, ang gulod, ang bundok na si Jesus. Maakyat natin ito. Ang Jerusalem din, mataas na lugar. At tayo makaabot sa tuktok, sa taas, sa kalangitan. Kaya mga deboto, tagasunod ng Panginoong Hesukristo, maabot natin, maakyat natin. Hindi po madali. Mahirap po ito, mapapagod tayo. Ngunit kung maabot natin ang gantimpala ng kaluwalhatian at pagkakaisa sa Kanya sa pag-ibig. Bago itong magandang pangarap na ito, sa ating mga pagbasa, ang realidad ng kasamaan. Unang pagbasa, pinapakilala sa atin ito sa Propeta Mikas. Ano sabi ni Propeta Mikas? May mga tao sa mundong ito, maraming mga masasama, marami din ang mabubuti. Ngunit ang kasamaan ng mga masasama, sila'y nandadaya. Sinabi dito ay yung mga masasama nagbabalak, may conspiracy, nakikipagsabwatan, pinaplano nila. Ha, ha. At pagpaplano nila, ha, 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 ha. Ayan ang maitim, madumi, madilim na kanilang mga pangarap. Ano ang inilista ni Propeta Mikas? Itong ari-arian nila, makukuha ko. Ayan, gusto ko yan. Bagay man o tao, dahil makapangyarihan ako, nasa impluwensya tayo, mapapasa akin yan. Wala nang magawa, maisip ko, hindi kamkamin, makuha yung pagkaganid, pagkaswapang. Ang walang kapangyarihan, mga mahihirap, yun ang inaapi. Kaya nga ang propeta, tagapagtanggol, boses ng mga nasa ilalim. Kaya galit ng Diyos sa mga nanlalamang, nag-aabuso, nagsasamantala, iniisahan. Kasi masakit kung ginawa ito sa iyo. Masisira ang iyong mapayapang kalagayan, trauma, depression.
Gayon din ang sa simula ng ating ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ano sinabi dito? Nag-usap-usap ang mga Pariseo. Ano yung pinag-usapan nila? Ang kanilang pagpaplano, ano yung diskusyon nila? Agenda. Paano papatayin si Jesus? Basa. Nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Pero mga reliyosong tao ito, murder, pagpatay sa isang nilalang, pagkitil ng buhay sa isang tao. Ang paano natin itong gagawin? Pagpatay. Ano suggestion mo? Ano mungkahi mo? Paano natin ito gagawin? Yan ang realidad. Si Jesus naman, hindi niya nilabanan. Gagawa siya ng kabutihan, kaliwa-kanan. Yung mga may hirap, yung mga may sakit, yung mga nangangailangan, nandun ang oras niya, nandun ang buhay niya. Hindi niya sinusuklian ng masama, ng masama. Ang pamamaraan niya, nandyan ang realidad ng kasamaan, kabutihan. Kaya nga sinabi dito, at ang propeta Isaias ay ang naging referensya, ang tinig niya'y malumanay, mahinahon, may paggalang, may pagrespeto, pag-iingat, hindi niya babaliin ang mga tangkay, ang mahinang aandap-andap na ilaw, ipagsasanggalang niya, ganun ka-sensitibo, kaingat ang Panginoon sa atin. Mabalik tayo, piyesta ngayon ng Del Carmen, eh, bibiyan po kayo ng eskapularyo, ha? Ito ngayon ay, suot-suot ko yung malaking eskapularyo. Ito po'y handog sa atin ng mahal na birhin, sapagat ang nanay natin, huwag tayong mapahamak, at ang ultimong kapahamakan, alam naman natin ang impyerno. Di ko kayo tinatakot, pero ayan, kung tayo naman, walang kamuang-muang, hindi naman nag-iisip, hindi inilagaan, walang pag-iingat sa kaluluwa. Kaluluwa ba na yan? Yung iba nga, nung pandemya nga, walang pakialam sa katawan nila, kung magkasakit sila, kung mamatay. Ito, higit sa kaluluwa. Ang katawan ay kaluluwa natin, kasi immortal. Immortal na kaluluwa. At ang ibig, nais, hangad ng ating mahal na Birhing Maria, lahat tayo, sampu, lahat, kataga lamang natin, ekspresyon natin yung sampu, lahat, walang eksepsyon, kompleto ang ating mga ipinagkaloob ng Panginoon upang alagaan natin ay sabay-sabay tayo nagmamartsa, nagpo-prosesyon sa kanyang kaharian. Kaya nga, ito pong debosyon ng eskapularyo ay kung maaari tayong maging kasapi, may mga confraternita dito, ayun, ay kabahagi po tayo. Malaki po yung aking eskapularyo, sinusuot ko po ito. Ayan. Sige, ay kwan. Bukod sa rosaryo at nasa katawan ko yung medalyong milagroso, ito'y tanda ito. Basta suot-suot natin, tanda ito na pakaingatan natin ang ating kaluluwa. At gayon din, gawin natin ang nararapat kasi mahirap ang buhay. Iingatan mo. Madaling masira. Vulnerable. Madaling mabasag. Kaya nga, isang pagkakamali lang. Mababalik mo ba yung nabasag na salamin? Ay, nadulas.
Yan. Mababalik mo ba? Kaya nga, ingat, pakaingatan. At ang ingat, ekspresyon natin, Tagalog din ay alagaan. Kaya mapag-alaga. Ganyan tayo umasa sa ating mahal na Birhen. Sige na po. Sige na po. Sa tulong ni Maria, mahal na Birhen ng bundok ng Del Carmen at ni San Jose, nawa po ay tayo po'y lumapit. Tayo po'y nandun sa mantel. Sa ilalim, mapasa ilalim tayo sa mantel ng damit ng ating mahal na Birhen upang maproteksyonan tayong kanyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Tugon po natin sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos nang may kagalakan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at puno nito ng pagsunod at pananampalataya at pamumungan ng mabuting gawa, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay, naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin na may pananampalataya ang iyong salita at tumarin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban, iniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos, ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Alay namin inyo po banalin, at kung mamarapatin, inyo po itong gawing katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos, ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birhen ng Del Carmen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunuan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nililingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa intinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Ang mahal na birhen ng bundok ng Del Carmen, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus.
puso'y kaisaya, pag-asa kaniyang taglay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Iniandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinaas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganahan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito ng iyong anak na si Jesus upang magkamit kami para sa amin ang mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mong kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, panalangin mo kami. Pagbabasbas. Nasaan yun? Pagbabasbas ng Eskapularyo ng Mahal na Birhen ng Carmel. Ipakita mo sa amin, Panginoong, iyong awa. At ipagkaloob mo sa amin ang kaligtasan. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin. At makarating nawa sa iyo ang aming daing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo, Panginoong Jesucristo, manunubos ng sangkatauhan. Sa iyong mga kamay, pakabanalin mo ang mga eskapularyong ito na buong pamimintong isusuot ng iyong mga lingkod dahilan ng iyong sa pag-ibig sa iyo ng iyong at sa inyong ina ang mahal na Birheng Maria ng Carmel. Sa kanyang pamamagitan, ingatan nawa sila sa kasamaan ng kaaway at magsumikap sa iyong biyaya hanggang kamatayan. Ikaw na nabuhay na gahari magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kalama kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailiyan niyo ang kanagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalalan ng mga pangako sa binyag. Nalang-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon.
At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.